Gusto mo bang malaman kung maayos ang pag-manage mo sa iyong pera? Narito ang ilang signs upang malaman mo kung tamang direksyon ang nilalakaran mo patungkol sa iyong financial goals. Sa video na ito ay talakayin natin ang ilang senyales na okay ang pag-manage mo ng iyong kaperahan. Una, nakokontrol mo ang iyong mga gastos. Bawat tao ay may kanya-kanyang pinagkakagastusan, subalit hindi lahat ng tao ay kayang kontrolin ang kanilang sarili pagdating sa paggastos ng pera. Maraming tao ang basta na lang bili ng bili ng kung ano-ano sa tuwing makakahawak sila ng pera. Bumibili sila ng mga bagay na hindi iniisip kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang financial life. Sa panahon natin ngayon ay sobrang dali ng umutang at kabi-kabila ang mga advertisement na nanghihikayat na gastusin mo ang iyong pera. Kaya kung nakokontrol mo ang iyong sarili na hindi bumili ng sobra sa iyong pangangailangan ay good job ka at isang senyales yan na maayos ang lagay ng iyong financial life. Pangalawa, nag-i-invest ka. Dapat kang maging proud kung habit mo na ang pag-i-invest sa isang investment na tumataas ang value over time. Ang katotohanan, dapat bawat isa sa atin ay nag-i-invest, subalit napakalaking porsyento ng mga Pilipino ang hindi nagagawa ito. Ang paglalagay ng parte ng iyong pera sa isang investment kagaya ng Pag-ibig MP2, stock market, mutual fund, real estate at iba pang investment para sa iyong future ay nangangahulugan na tama ang direksyon mo. Kahit na parang sa simula ay parang walang nangyayari, pero sa paglipas ng panahon ay aanihin mo ang lahat ng bunga ng iyong mga investment. Ang pagkakaroon ng slow and steady increase sa ating investment ay isang malaking accomplishment. Pangatlo, hindi ka nag-aalala tungkol sa pera. Isang senyales na maganda ang tinatakbo ng iyong financial life ay hindi ka na nag-aalala tungkol sa pera. Ang mga financially stable na tao ay hindi nag-aalala sa kanilang kaperahan dahil alam nila ang kanilang financial capacity. Hindi sila napupuyat sa gabi sa kaiisip kung saan sila kukuha ng pambayad sa kanilang mga bayarin. Kapag tama ang ating mga financial decisions, maliit ang tsansa na ma-stress tayo ng dahil sa pera. Pang-apat, mayroon kang emergency fund. Ang emergency fund ay pera na pwedeng gamitin anytime na meron tayong kailangang gastusan. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay isang hakbang para maging wealthy. Kaya kung mayroon kang emergency fund, ito ay isang malaking accomplishment para sa'yo. Ideally, kailangan mo ng at least 6 months ng iyong monthly income para sa iyong emergency fund. Kung hindi pa kompleto ang iyong emergency fund at kasalukuyan mo pa itong kinokompleto, congratulations dahil tama ang direksyon na nilalakaran mo. Panglima, lumalaki ang iyong net worth. Maraming mga tao ang hindi nakakakita ng pagtaas sa kanilang net worth. May mga tao na sa halip na tumaas ang net worth ay mas lalo pa itong bumababa taon-taon dahil sa sobrang gastos at mga utang. Kaya isang malaking accomplishment kung nakikita mong lumalago ang iyong net worth at nangangahulugan ito na nasa tamang direksyon ka. Hindi kinakailangang madoble ng net worth mo taon-taon. Posible na may mga taon na makakakita ka ng bahagyang pagbaba dahil sa mga investment mo. Pero kung makakakita ka ng pattern na kahit hindi man ganun kabilis pero unti-unting lumalaki ang net worth mo, ito ay isang magandang senyales na okay ang nilalakaran mo financially. Pang-anim, mayroon kang steady income. Hindi mo kailangan ng sobrang laking sweldo para maging maayos ang iyong financial life. Ang pagkakaroon ng steady income ay isang senyales na okay ang ginagawa mo at dapat mong ipagpasalamat na meron kang natatanggap na pera on a regular basis. Okay lang kahit ang income mo ay mas maliit kumpara sa gusto mong income. Dahil pwede nating sabihin na halos lahat ng tao ay hindi kumikita ng gusto nilang laki ng income pero hindi ito pwedeng makapigil para hindi nila maabot ang kanilang financial goals. Pwede kang gumawa ng paraan para mapalaki ang iyong income sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong trabaho o galingan mo sa trabaho mo para ma-promote ka o magsimula ka ng bagong pagkakakitaan kagaya ng part-time jobs at mga business. Ang katotohanan, palaging mayroong tao na mas maayos sa atin financially, subalit hindi dapat ikumpara ang ating sarili sa achievements ng iba. Kailangan nating tingnan at i-appreciate ang ating mga financial accomplishments gaano man ito kaliit o kalaki. Hindi madali at hindi mabilis mag-build ng wealth,
at ang pag-appreciate sa mga accomplishment na nabanggit sa video na ito ay makakatulong sa atin upang ma-enjoy natin ang ating progress patungo sa ating mga financial goals.